Dalawang araw na umuulan dito sa amin, pati rin dyan sa inyo sigurado ay umuulan na rin. Hindi nga natin alam kung kailan ito hinto, sana tumila na. Dahil sa araw na ito, ako'y maghahanap buhay. Umulan man o umaraw, tuloy pa rin ang buhay. Ito nga pala ang aking makakasama, si Henry. Tara, samahan nyo kami mag-deliver ng fingerlings na bangus. Pagdating nga pala namin sa Playasdaan, sakto, may naka-BI na nga pala mga bangus. Bago nga pala ito impakihin, kailangan kondisyon na at kailangan nakasukan na o wala ng laman ng tiyan. Para malakas ito sa biyahe. Sinisigurado kasi namin na bawat simila na aming di-deliver o binhi ay malalakas at malulusog. At buhay na buhay paghulog dito sa Playasdaan. Ayan na nga pala ang aming mga kasama, binibilang nila isa-isa. At kapag nakapagbilang na sila sa isang plastic, lalagay nila ito ng oxygen at isasarado itong mabuti. Nasa 6 hanggang 8 oras ang tinatagal ng oxygen sa plastic. Kapag malalaki ang bangus sa aming di-deliver, kakaunti lang ang nilalagay namin bangus bawat plastic para maiwasan ito ang panghihina o mortality ng mga isda. Kapag malayo naman ang aming biyahe, kailangan naman namin ay maliliit na isda lamang. Dahil ang maliliit na isda ay malalakas ito sa biyahe. At ito'y subo ko na dahil sa dami kong pinagdaanan. Hindi rin biro ang ganitong hanap buhay. Dahil ito'y may buhay. Ito nga pala ang size na aming ibibiyahe. Lalaki ng bangus, oh. At nang matapos nga kami sa pag-iimpake, isinakay na namin ang binhi sa bangka. Ang Playasdaan nga pala ng binhi ng aming kinuhanan ay malayo sa karsada. Kaya kailangan pa namin sumakay ng bangka para makarating dito sa Playasdaan. Hindi alintana ng mga kasamahan ko ang lamig at ulan sa araw na ito. Dahil ginagawa natin itong hanap buhay na ito para sa ating pamilya. High tide nga pala ngayon, sinabayan pa ng hangin at ulan. Lubog din ang karsada na aming dadaanan. Ang daming pagsubok na ating haharapin, kaya kapit lang. Guys, bibiyahin na po namin itong bangus doon sa Palit, Pampanga. Naka-tricycle lang po kami, maulan, at ayun po ang aking kasama, nag-aisang kanyang tarapal. Dahil puno ang aming kargada, nagkaroon kami ng aberya at sa hindi inaasahan na platang kami. Buti na lang may nadaan na kaming vulcanizing shop, salamat po Manong. At dumating na nga kami sa aming paghuhulugan at hindi ko na na-i-video ang pagbiyahe namin sa daan. Ito nga pala ay tinatawag na Palit Bamboo Eco Park. Ayan guys, pagpasok po pa lang po dito ay makikita mo na po ang nagagandaan at nagtataasan ng mga kawayan. Ang taas po ng mga kawayan dito guys. Oh. Ayan po, Bamboo Eco Park dito sa Palit, Pampanga. Sa may Sulipan po. Ayan. Dito po kami naghulog ng sinila ng bangus. Ito po siya, ayan. Palit Bamboo Eco Abe Park. At dumating na nga po kami dito sa may Palit, nagbababa po kami ng simila ng bangus at ihulog po doon sa may fish cages. Ayan. Nandito na po kami ngayon sa aming paghuhulog ng bangus dito sa may Palit, Pampanga. Ayan. Sa fish cages po nila ilalagay ito. Ayan po si Sir, ang aming pinagdadala ng binhi ng bangus. Halos sa baba lang ito ng tulay ng Apalit, dyan sa may ilog. At dito nga pala nakalagay ang fish cages na aming paghuhulugan ng bangus. Tinahakot na nga pala nila ang binhi patungo dun sa cages. Hindi ko na nga pala nakuhanan ang paghuhulog ng bangus sa fish cages. Maulan kasi mahirap na. Sila nga pala ay samahan ng mga mangingisda dito sa Apalit, Pampanga. Isa ito sa kanilang mga proyekto, ang pag-aalaga o pagpapalaki ng mga bangus. Ang pakain nyo dyan kuya, ano, pids? Yung Primus, yung pong pigs ay nasa ano po eh, nasa opisina eh. Opisina, pero ngayon Primus muna siguro. Primus muna. Oho. Primus. Bali ang lugar na to, Apalit, Pampanga, ano? Oo, Apalit, Pampanga. Ano to, Eco Park, ano? Bamboo Eco Park. Bamboo Hub. Bamboo Hub. Yun. Ito rin, mga din po pasasalamat namin sa kanya. Eh, binigyan kami ng fish cages po, ano? Kabuhapang kabuhayan. Kabuhayan sa mga kasama na mga okay, Director Willie Cruz ng BIPAR. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga inyong natulungan dito. Sa Apalit. Kuya. Po, maraming rin po salamat. Ayun po, maraming salamat. Sir Willie, salamat. Salamat po sa pag-deliver ng anong bakos. Okay, salamat. Maraming salamat. Sa ulitin po. Okay. O sige, hanggang dito na lamang. Ako nga pala si Michael Sumera, salamat na nagpupursige para sa aking pamilya at nagsasabi ng mga katagang, ang sarap mabuhay, ito'y biyayang tunay. Maraming salamat!